Diyan mga kamamis, ang ating isishare na naman sa araw na ito ay ito nga pong sinasabi na never ending luck. So mga mamis, kung mga bago pa lang kayo sa ating YouTube channel ay huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba nating video upang lahat ng ating video ay inyo na rin po itong mapapanood at magawa ninyo ang ating mga never ending luck para sa loob ng ating tahanan at para kayo ay tantanan na rin ng mga kamalasan sa buhay, subukan yung gawin ito sa loob ng inyong tahanan o kaya naman sa inyong mga tindahan. So mga mamis, stay tuned! Mga mamis, kung kayo po ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, ay ito po ang aking isishare sa inyo at para din po malanasan nyo kung paano magiging maswerte ang loob ng inyong tahanan, ganun din po ang inyong mga sarili. So, siyempre mga mamis, ang ating isishare ngayon mga mamis ay ito pong tinatawag ko na never ending luck. Kung kayo po dyan ay hirap na sa buhay, ay gawin nyo ito sa loob ng inyong tahanan at ganun din po. Kung meron kayong mga businesses dyan, may mga tindahan kayo or mayroon kayong mga online business, ay gamitin natin ang mga bagay na ito. So ito po'y napakasimple lamang mga mamis. Ito po'y pahabol ko sa inyo sa ating mga sinishare sa araw na ito. So ito po mga mamis, ang aking isishare sa inyo ngayon, ang ating kailangan ay ang ating mga sea salt o rock salt. So ang rock salt mga mamis, ito po'y nagki-clean sa loob ng ating tahanan, ito po'y nag-aabsorb ng mga negativity sa loob ng ating tahanan at ito po'y naglilinis ng ating mga katawan para tanggalin ang lahat ng mga kamalasan sa ating mga sarili. Ang ating asin mga mamis ay kung hindi nyo pa alam, pwede po kayong kumuha ng isang kutsarita nito mga mamis at ilagay nyo po sa inyong mga bowl, lagyan nyo yan ng tubig at kung kayo po ay sa pakiramdam nyo, kayo po'y malas na sa buhay, ilinis nyo yan sa inyong mga kamay. So, linisin nyo ang inyong mga kamay doon sa ating bowl na may nilagay natin na asin. Ang inyong dalawang kamay, mga mamis, ay linisin nyo yan sa ating bowl. At huwag nyo na pong punasan yan, kailangang matuyo lang siya ng sarili. Ganon din po ang ating pinaghugasan naman sa ating mga kamay doon sa bowl na yon ay ihugas din po natin yan sa ating mga paa. So, yan po ang una nating gawin sa ating mga asin din po mga mamis para tanggalin ang lahat ng mga kamalasan. Or kung kaya naman, kung kayo po ay naliligo, ay kumuha rin po kayo ng isang kutsarang asin, i-mix nyo doon sa inyong mga balde bilang mga pangbanlaw. Pangalawa na yan siya mga mamis na pwede natin paggamitan ng ating mga asin. At kung sa loob naman ng inyong mga tahanan, kayo po ay parang napakabigat ng daloy ng kapirahan sa inyong tahanan, ang inyong gawin ay kumuha kayo ng isang kutsara hanggang tatlong kutsarang asin, i-mix nyo yan sa kalahating balde na tubig at gawin naman ninyong pangmapyan sa loob ng inyong tahanan magmula sa inyong mindor hanggang sa inyong sala, kusina at mga kwarto para matanggal ang lahat ng mga kamalasan sa buhay. Ganon din po mga mamis kung kayo po ay palaging nagpupunta sa dagat, pwede rin po kayong magdala-dala niyan. Ilagay nyo lang sa 1 liter natin na mga yung mga 1 liter na mga lalagyan mga mamis. Idalhin nyo yan at pwede rin po natin gamitin yan sa loob ng ating tahanan. Gawin yung pang-map. Pero huwag nyong ubusin siyempre mga mamis. Kahit na mga isang baso lang na tubig doon, i-mix nyo sa inyong mga pang-map sa inyong loob ng tahanan. Ganon din po mga mamis, ang ating asin ay pwede rin po kayong maglagay nito sa ating baso, sa ating glass na ito o kaya naman sa ating bowl na yung clear
at white bowl na ganito, mga mamis. Maglagay kayo niyan, ilagay nyo yan sa ating gitna doon sa ating lamesa na sa pagkainan. Yan po ay pinapaniwalaan na ito po ay magbibigay sa atin ng kasaganaan sa kapirahan or sa kasaganaan ng ating buhay, mga mamis. So, ang ating mga asin na ito, mga mamis, ay pure lamang na asin ang ating ilagay dyan sa ating pagkainan kahit sa maliit na mga bowl or platito ba or baso ba, mga mamis, ang inyong paglagyan. Yun lamang po ang inyong ilagay doon. Pero bago yan, mga mamis, ay pumunta muna kayo sa silangan. Sa araw ng Martes, Huwebes at Biyernes, pwede nyong gamitin ang mga bagay na ito. At humarap kayo sa silangan at hilingin na sa loob ng tahanang ito ay matatanggal na ang lahat ng mga kabigatan sa buhay, kamalasan sa buhay, negativity na nandyan sa loob ng tahanan, ay hinihiling ko sa pamamagitan ng aking ginagamit na asing ito, na ito po ay mag-absorb ng lahat ng mga negativity sa loob ng aking tahanan. At pagkatapos niyan, pasinagan niyo muna ng 30 minutes sa sinag ng araw. At pagkatapos ay kunin niyo na ang ating asin, ilagay, ipwisto doon sa ating hapagkainan. At doon lamang po siya, mga mamis, huwag niyo lang po siyang tanggalin. At ilagay niyo lang doon hanggang sa kung ilang buwan na siya doon, mga mamis. At kung napansin niyo na talagang tutubig yung ating asin, ay palitan nyo kaagad yan at huwag nyo nang hawakan ang ating asin. Kumuha kayo ng plastic na itim at ibuhos nyo ang asing ito doon sa ating plastic at itapon diretso sa basurahan na huwag nyo nang lilingunin. Diretsong itapon at bumalik agad sa inyong tahanan. Huwag nyo nang lingunin at gumawa na naman kayo muli ng ating mga asing ito para ilagay doon sa ating hapagkainan. Ganon din po, mga mamis, doon naman sa ating, kung meron tayong mapaglagyan dyan sa itaas ng ating main door, ang ating asin naman, kung halimbawa, mga mamis, kung meron kayong mga jar dyan or kahit na glass lang, basta't sigurado na hindi siya malaglag, ay maglagay din po kayo doon sa itaas, dyan sa loob ng ating tahanan, mga mamis. Pero sa itaas ng ating main door, doon nyo po siya ipatong at lagyan nyo ito ng 3 pirasong star anise. Kung marami kayong star anise, pwedeng 7 piraso at 7 piraso na ating yung ating cloves at 1 piraso naman na ating mga yung ating cinnamon stick, mga mamis. Ito po yung pinapaniwalaan na para tanggalin ang lahat ng kamalasan sa loob ng ating tahanan dahil sa mga nilalagay natin sa ating entrance door. At 7 pirasong star anise o kaya naman ay 3-5, ganun din po sa ating cloves, mga mamis. Pero sa ating itong ating cinnamon stick ay 1 piraso lang. Pwede natin gamitin ang mga yan para maka-invite tayo ng mas marami pang swerte sa buhay sa loob ng ating tahanan. At ito naman ay pwede rin po nating lagyan, samahan pa rin po natin ng mga cotton balls, mga mamis. Dahil ang cotton balls, ang dala ng cotton balls, ito po'y nagpapagaan ng takbo ng ating buhay. So doon sa ating paglalagyan nito, mga mamis, kailangang malinis at wala pong mga alikabok or yung mga cobwebs, mga mamis, kailangan malinis at para tayo po ay maka-invite ng mas marami pang swerte sa buhay. Doon lang natin siya ilagay at kung meron pa kayong stones diyan, mga mamis, na yung anong tawag ba niyan, mga mamis, yung black tourmaline na mga stones o kaya naman kung wala, mga mamis, pwede na lang kayong kumuha ng mga bato sa inyong mga paligid-ligid dyan. Kumuha kayo at linisin ninyo.
At pagkatapos ay isama nyo doon sa ating mga nilagay sa ating mga entrance door. Yan po ay magsisimbolo at maghahatak ito ng walang humpay na kasaganaan sa inyong buhay, mga mamis. Basta't pansinin nyo lang kung maraming mga blessings ang dumarating sa inyong buhay, ay hayaan nyo lang siya doon. Pero kung halimbawa, mga mamis, ipagpalagay natin na napansin nyo na nagtutubig din po ang ating mga asin na ito, ay tanggalin nyo rin at palitan nyo kagad ng bago lahat, mga mamis. Bago ang star anise, bago ang ating cloves, bago ang ating cinnamon stick, ganun din po ang mga bulak at ang mga asin na ito. So ibuhos kagad natin pa rin ito sa maitim na plastic at tapon agad sa basurahan at huwag na po tayong lilingon pa dahil, mga mamis, sinasabi nila kapag lilingon ka pa, baka mamaya madidikitan ka na naman muli ng mga bad vibes na itinapon mo na. Kung kaya bawal ang ating paglingon sa ating mga tinatapon na mga ganitong bagay. So, mga mamis, subukan nyo ang mga bagay na ito. At para na rin po tayo po ay maproteksyonan sa ating buhay at makaakit ng maraming swerte, gamitin natin ang mga bagay na ito. At sipag at tiyaga, panalangin sa Panginoon, yan po ang pirmamente nating gawin. At ang ating paggawa ng mga pampaswerteng ito ay huwag po nating pagsawa ang gawin para tuloy-tuloy ang swerte sa ating buhay. So maraming salamat sa inyong lahat. Hangad ko pong tayo pong lahat ay magtatagumpay sa buhay. Thank you, God bless, and thank you for watching.